Hello guys, sa mga oras na yan, medyo okay-okay na yung pakiramdam ni Sarah. Hindi tulad kahapon talaga, dumi at suka talaga. Sobrang nag-worried talaga kami as in dahil ngayon sa kinain namin mag-ina. Kasi yun lamang naman ang kinain namin at kami lang ni Sarah ang nagkaganito sa bahay. Hindi naman nagkaroon ng sakit si Oma o si Lane, kami lang talaga. So which is yung pagkain nga na pinagsaluhan nga namin ni Sarah. So ngayon nga guys, yung mga natitira namin palang mga tinapay dito sa bahay ay hindi po namin tinatapon kundi nilalagay po namin sa mesa sa labas para makain ng mga ipon o yung tinatawag na uwak sa atin guys. Dito kasi ay hindi naman uwak ang tawag doon. Dati guys, takot ako sa mga itim na ipon, 'di ba? Alam mo naman sa mga sa atin sa Pilipinas, maraming kasabihan at talaga na ba tatakuti ka ng matatanda pag nakakakita ng itim na ipon. So dito guys, normal lamang yung mga itim na ipon. So ayun guys, no, dyan lang namin nilalagay instead na itapon na naman yung mga lumang tinapay na hindi na makain. So pinapakain na lang namin sa ibon. So sila na lang tutukanan dyan. So ayun nga guys, sinayaan ko nga muna itong si Sarah na maglaro ng kanyang aray dal na pamana pa ng Sarah. Kanyang uma o ng kanyang lola. Happy yarn. Guys, Sarah, yung dal na yan ay natanggap pa sa akin. Oh. So dahil 6 years old lang daw si Oma nang matanggap na yan. Happy yarn. Dal na yan sa, mula sa kanyang ina. So ayun nga guys, after nga ni Sarah maglaro, kinakailangan ko nga muna lumabas at mag-grocery dahil nga yung ama ni Sarah ay pala desisyon. Kasi kahapon nga guys, tinanong ko nga siya dahil hindi nga ako sigurado kung kailan pa kami pupunta doon sa chicken barn. Yun ay parang Christmas party na aming pupunta. Pero syempre may mga contribution din. Kaya ang sabi, magdala lang daw ng food or snacks. Syempre, hindi ko naman nakalain na ngayon na pala yun guys. Kaya dali-dali talaga kami nagpunta ni Sarah sa Yumbo para na nga bumili na mga pupwede kong lutuin at maidala nga namin sa chicken barn. So ito ngayon nakakainis minsan kay Lane. Yung mga bagay na lagi ko pinapaalala sa kanya, hindi na hindi siya sigurado sa mga oras, sa mga araw. Minsan sasagutin ka, basta mamaya, basta bukas. Hindi mo nga alam, magugula ka talaga ng oras o kailan. So magugulat ka na lang na ngayon na pala, mamaya na pala, alam mo yon. So ewan ko ba, hindi naman gano'n yung ibang batch o yung partner ko lang talaga yung gano'n. So pagkalabas nga namin ay nakita nga namin itong pusa na pumatagal na to dito sa Yumbo guys. At lagi yan nakatambay dyan sa labas ng Yumbo. So pagka-uwi ko nga guys, dalay-dalay ko nga itong ginawa yung Graham. Syempre hindi to tulad ng Graham na meron tayo sa Pilipinas. DIY Graham ko lang yan dito dahil hindi naman available yung ibang mga ingredients guys na ginagamit natin sa paggawa ng Graham. So ang ginagamit ko lang yung mga pwede natin gamitin na alternative. Kasi guys, kung bibili pa ako noon, magbibiyahe pa ako papunta sa Asian store, which is malayo nga dito sa amin. So, syempre, gagawin lang natin yung mga ano yung, kung ano yung available. So, ayan guys, buti nga hindi nga nagngal-ngal itong si Sarah. Hinayaan ko nga lang siya sa baba. At ginagawa ko nga itong ating mala DIY Graham. So, nagustuhan din to ni Lane na actually, nagawa ko na to last year. Kaso, yung ginawa ko nga dati guys, is may mango. So, ang Lane ko ay hindi po kumakain ng mango. So, ngayon, ang sinadjust niya, can you please remove the mango? O, diba? Pala, decision talaga yan eh. So, yun ang ginawa ko, guys. So, milk, condensed lang, at saka itong slack room na pwede natin alternative sa cream na ginagamit natin sa paggawa nga ng Graham. So, ito na nga yung ating finished product. So, after nga ng dessert na yan, guys, ay daladali ko nga itong hinugasan ng itong manok na to. Ito, isa nga rin to sa gatulin natin. So, guys, hindi nga ako makakapag-video mama sa aming Christmas party dahil hindi nga allow kong phone. Di ba? Napaka-cage. So, yun lamang, guys. At itong manok na to ay ating mamarinate lang naman bago natin i-fry pamaya. 3:30 na pa naman kami aalis. So, 11 a.m. pa naman ngayon. So, marami pa tayong oras para makapag-prepare. Saglit lang naman yan. So, yakan-yakan na natin yan. So, yun lamang guys. At maraming salamat. And don't forget to follow our page and subscribe our YouTube channel. So, yun lamang. Bye-bye!